blurb, di ba? Ano yung mga leksyon, Jerry, na baon-baon mo galing dito sa season 76? Hindi mo ma-expect kung ano yung darating sa'yo. Like, injuries, may injury ako. So, hindi mo ma-expect yun. Parang hindi may iwasan yun as a player even though you work hard. Talagang nandyan yung risk of, you know, getting hurt, getting injured, pero you still have to, you know, keep you still have to be positive sa lahat ng bagay. Okay. Jerick, I go to the last few seconds of the final game. I'm not talking about extension, I'm talking about the fourth quarter. Okay. Hindi ako masyado marunong sa basketball. Ako isang ordinaryong manunood lamang. Ang aking perception ay hinihingi mo yung bola kay Mariano. In those 10 critical seconds of the game. Ang tingin ko, hindi ibinigay sa'yo ang bola. Pero ang tanong ko ganito, ano ba ang play ni Pido, ng coach ninyo, for that particular moment? Actually, the plan was, you know, for me to inbound the ball and give the ball to Kareem Abdullah or import. Pero since he was denied, he was being harassed. The player who was open was Aljon Mariano. So, yun, I gave him the ball then. Yun nga, hiningi ko yung bola kasi, yun nga, I felt that game na swerte ako. So, I asked for the ball, pero yun nga, he made a decision, he called for an isolation. And, yun, he took the shot. Pero I really respect Aljon's decision. Did you mind na hindi binigay sa'yo ni Mariano ang bola? As a player, syempre, I really wanted to take the shot dahil nga, I felt na suswerte ako that day and it was my last year, so I really wanted the ball. Pero nga, like I said, Aljon has made a lot of big shots in his career nung game against him. To be fair to him, di ba? Yeah, so yun talaga, I respect Aljon's decision. Okay, so after you realized that LaSalle won, how was it like? Take me to that moment. Parang mixed emotions for me. Sobra, kasi di ba dapat happy ako na we won the championship, all my teammates and coaches were already celebrating. Pero ako parang I stopped for a moment eh. Parang I thought of my brother talaga. Well, of course I was really really sad. Pero actually after the game I went straight to the dugout. Siyempre I poured my, you know, disappointment. Umiyak ka? Yes, yes. After that, when nagkita namin ni Jerod sa center court, nung nawala na eh. Parang I was really proud of my brother dahil grabe. Ito diretsa, puso sa puso ito. Maraming taong nagsasabing ibinenta ang laro ni Mariano. Tatanong kita ngayon, ibinenta ba ang laro ni Mariano? I don't... Yan yung napakahirap patunayan eh. Pero as a teammate, I don't think so. Dahil I've seen him work so hard all throughout the season. Talagang na-injured pa siya before yung season talaga. So I think he wasn't really healthy this season. Pero ang tanong ko, sa collegiate level ba, meron na ba talagang bentahan ng games? I think meron, I think. Pero so far, wala naman ako sa team namin, wala naman. Tanungin nga natin, kasama natin ang mga taga-UE at mga taga-UP. Welcome to the bottom line. Ito'y madalas na pinag-uusapan. Nangyayari ba ito? Dan, ikaw. Oo, dito ba? I have no idea. Pero pero naririnig mo rin? Naririnig na rin po ako na may ganun nangyari sa UE. Pero sa team din po ng UE, wala naman po. Wala kang katibayan? Wala. Sa UP? Wala naman po. Kasi mas gusto, as players, parang mas gusto namin isipin na for the love talaga, hindi yung for the money. So, ba't may bibenta kung pinaghihirapan mo before the start pa ng season. I respect that. Can that happen, Alvin? Kaya ba talaga? Kaya ba talaga ibenta ang laro ng isang player? Kaya yun? May narinig din ako na may gumagawa rin na gano'n. So, mahirap patunayan ng gano'n, Kuya Boy. Mahirap patunayan? Mahirap. Matagal na kasing chismis na yan, nung panahon. Oo. Nung naglalaro pa ako. That's really bad because that can destroy the reputation of any player. Dapat mamaya ko pa